Sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, magpapatuloy raw ang mga resupply mission para sa mga sundalong naroon. Tinitiyak ng AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. na hindi nila iiwan ang Ayungin Show. Responsibilidad po namin, obligasyon po namin na bigyan ng supply yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hindi po natin iiwan ang Ayungin Shoal. Ayon kay Browner, kailangan daw ng holistic approach kung paano yan gagawin. Nakikipag-ugnayan daw sila sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at maging sa mga Pilipino mangingisda kaugnay rito. Patuloy rin naman daw sila sa mga hakbang tulad ng paghahain ng diplomatic protest at pakikipag-usap sa mga opisyal ng China. Sa kabila nito, hindi pa raw oras para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika, nakasaad sa kasunduan na didepensahan ng Amerika ang Pilipinas kapag nagkaroon ng armadong pag-atake. Hindi pa raw maituturing na armadong pag-atake ang water cannon. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian. Yan ay para ireklamo ang sunod-sunod na insidente ng harassment ng China sa mga barko ng bansa sa Bajo de Masinloc at sa Ayungin Shoal. Una nang kinumpirma ni Foreign Affairs Spokesperson Teresita Daza ang pagpapatawag kay Wang. Kahapon, sinabi rin ng DFA na naghahain na ito ng demarche o pagpapahayag ng posisyon kaugnay sa mga insidente. Kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry na ganyan din ang hakbang nila laban sa Pilipinas. Depensa ng kanilang tagapagsalita ng si Mao Ning, professional, kontrolado, makatarungan, lehitimo at naaayon daw sa batas ang mga aksyon ng China Coast Guard. Responsibilidad daw ng Pilipinas ang buong insidente dahil hindi raw natitunupad ang anyay pinangako ng Pilipinas na tatanggalin sa Ayungin Shoal ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Una na iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos at ang mga dating presidente na wala silang anumang ipinangako sa China. Kabilang naman sa mga dati nang ipinoprotesta ng Pilipinas ang pagtatayo ng China ng mga istruktura sa Mischief o Panganiban Reef. Kitang-kita ang mga ito sa aerial mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kamakailan. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa Escoda Shoal pa lang na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, matatanaw mula sa ere ang apat na Chinese Maritime Militia Vessel na nakaangkla dito. Habang papalapit kami sa Mischief o Panganiban Reef, nagpaputok na ng flare ang China mula sa Mischief Reef. Pero nakalapit pa rin kami. Sapat para matanaw ang animoy napakalaking syudad sa gitna ng dagat. Nasa 500 feet above sea level po tayo ngayon at mula rito sa ating kinaroroonan, ang nakikita po ninyo dito sa ating likuran ay ang istruktura ng China dito sa Mischief Reef at kapansin-pansin na may mga nakaharang na mga truck sa runway. Bukod sa tila nakabang ng Chinese forces, tanaw namin ang hangar, malalaking gusali, sports complex, Olympic size na swimming pool, 8 basketball courts at iba pa. At habang nasa ere kami, walang tigil ang kanilang radio challenge. Tanaw din namin ang mga Chinese vessel na nagbabantay sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ang aerial survey na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sinimulan kung kailan ilang barko at bangka ng Pilipinas ang binomba ng tubig ng mga barko ng China. Primary mission, ma'am, is to provide the air cover po, ma'am, doon sa supposed to be na ginawang Christmas convoy for the Ayungin resupply. Nakita natin yung dalawang Filipino vessel, ma'am, as well as yung PCG vessel na kaso tinataboy na sila po, ma'am, nung mga Chinese vessels. Mukhang hindi sila nakadikit talaga, ma'am, sa BRP Sierra Madre. Kita rin mula sa ere ang pagharang sa mga rubber boat ng Philippine Navy ng mga rigid hull inflatable boat ng China para di makalapit ang Philippine mission sa BRP Sierra Madre. Mas dumadami sila, tsaka mas naging aggressive sila na to block yung mga shoals, lalo na yung entry doon sa mga shoals, ma'am.
Kaya talagang na hindi na nakakapasok yung mga fishermen natin. Nasa 500 feet above sea level at mula rito, tanaw na tanaw natin ang BRP Sierra Madre na napapalibutan ng mga sasakyang pandagat ng China. Kabilang na riyan ang kanilang Coast Guard, Navy at mga Chinese militia. Mahigit isang dosena raw ang nakaharang sa Sierra Madre ayon sa BFAR. Binablock nila yung ano, yung entry doon na malapitan yung ano, yung Sierra Madre. Yan yung kung napansin niyo ma'am doon sa lalo na doon sa east side. Is doon kasi magagaling yung supposed to be na resupply na mga vessels po natin. So Julian Felipe Reef naman, hilehilera ang tila Great Wall ng mga barko at maritime militia ng China. Tanaw na tanaw natin ang mahigit 100 Chinese militia. More than 100 yan sila ma'am based doon kanina sa nakita po natin. Muli rin pinaputukan ng flare ang aming sinasakyan mula sa isang shoal na inuukupahan naman ng Vietnam. Sir, ano ibig sabihin pag napaputok ng Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.